Welcome ba kaibigan. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamainit na bansa sa buong mundo. Pero bago tayo tumungo sa topic na yan, ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video, ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik, ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming salamat. Kapatid, dito sa Pinas ay nakakaranas tayo ng napakainit na panahon. Pero alam mo bang ang nararanasan nating klima dito ay wala pa sa kalingkingan ng mga bansang ipapakita ko, dahil sa kanila ay halos matunaw na ang gulong ng mga sasakyan at eto yun. Number 10, Mexico. Kapatid, ang bansang ito ay kadalasan mong makikita sa mga Hollywood movies dahil sa mga nagagandahan nitong disyerto at mga nakakamangha at nakakatakot na lugar. Ang nakakalungkot lamang dito kapatid, dahil hindi ito naiiba sa Central America. Ang Mexico ay sagana sa mayamang pamana, kultura, pagkain. Napakadami din na mga beach sa bansang ito. Ito ang pangunahing negosyo ng mga tao dito, dahil alam mo bang sa Mexico ay napakainit talaga. Nagtatala ng 50 degrees Celsius sa pinakamainit na araw. Alam mo bang madalas itong mangyari sa kanila? Pero ginagawa na lamang nila ng paraan tulad ng pagpapalamig sa mga beach, pag-inom ng tubig, pagpasyal sa mga mall, pagbabad sa aircon. Yan ang nagiging paraan nila once na uminit ng sobra. Number 9, Somalia. Ang Somalia ay isa sa hindi safe na bansa sa buong mundo. Kapatid, kung gusto mong malamang kung bakit, ay mag-iiwan ako ng link sa description para mapanood mo. Ang Somalia ay isa sa napakainit na bansa sa buong mundo. Matatagpuan ito sa Africa. Alam mo ba kapatid na ang bansang ito ay minsan lamang kung umulan, sabihin na natin 10 beses sa isang taon, at hindi ito katulad sa atin na may bagyo. Ang Somalia ay dumaranas ng napakainit na temperatura. Umaabot ng 50 degrees Celsius ang init dito kada dalawang araw o tatlong araw, minsan pa nga kaibigan straight ng isang buong linggo. Kapatid, ang mga taga Somalia ay gumagawa na lamang ng paraan para makapagtanim, dahil alam naman natin na walang mabubuhay sa init. At ang paraan na kanilang naisip ay ang paglalagay ng mga irrigation o yung daluyan ng tubig patungo sa kanilang pananim. Magpasa hanggang ngayon kapatid, ang Somalia ay dumaranas pa rin ng napakainit na panahon. Number 8, India. Dito naman kapatid ay hindi lang init ng araw ang problema nila. Dahil lang dapat na sariwa at malamig na hangin ay nagiging mainit na. Oo kapatid, tama ang iyong narinig. Ang hangin dito ang siyang mainit. Nanggagaling ito sa Indian Ocean. Umaakyat ng 50 degrees Celsius ang temperatura dito, at kapag summer, ito ay umaakyat ng mas mataas pa. Pero kaibigan, ito ang kinagandahan dito, dahil paiba-iba ng klima ang bansang ito. Pero kapag tumungtong ng summer, ay asahan mong napakainit ng sobra. Meron namang ibang parte ng bansa ang inuulan, pero ang lugar ng Goa, Kerala at iba pa ay nakakaranas ng mainit na panahon sa isang buong taon. Number 7, Sudan. Ang kadalasan nating pagkakaalam sa bansang ito ay isang disyerto o madamo, dahil yun ang kadalasan nating nakikita sa mga pelikula. Matatagpuan mo ang Sudan sa northern region ng Africa. Kapatid, isa itong disyerto, at alam mo bang ito ang pinakatuyot na bansa sa buong mundo? Ang temperatura nito ay umaabot ng 52 degrees Celsius, ibang-iba sa mga naunang naitampo ko kanina. Ang pagkakaroon ng mainit na klima ng bansang ito ang siyang nagiging problema ng karamihan. Marami ang nasasawing mga hayop at ang iba ay tao. At ang kadalasang nawawala ay ang kanilang mga pananim, dahil sa sobrang init ng panahon, hindi na kayang mabuhay ng mga ito. At ang bansang ito ay hindi rin nagkakaroon ng pag-ulan. Number 6, Oman. Ang Oman ay ang Arab States, at kilala ito sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Pero teka, sa kabila ng pinakamayamang bansa ay alam mo bang ito rin ang may pinakamainit na klima?
tinatayang nasa 5 hanggang 6 na buwan at taon ang init dito at ang temperatura sa Oman ay umaabot ng 50 degrees Celsius hanggang 53 degrees Celsius. Napakainit ito kung tutuusin. Pero dahil mayaman ng bansang ito, ang mga facilities ay mayroong malalaking aircon o mga panlaban sa init. At ang kadalasang meron ito ay ang bus, bus stop, trains, waiting shed at mga paaralan. Ang pag-ulan sa Oman ay napakadalang, minsanan lang kumbaga. Number 5, Iran. Maraming lugar sa Iran ang dumaranas ng napakainit na panahon. Alam mo ba na ang Iran ay mayroong paiba-ibang klima? Kapag taglamig ay malamig talaga, pero kapag summer naman ay sobrang init. Matatagpuan mo ito sa Middle East. Ang kadalasang lugar sa northern region ng Iran ay madalas ang taglamig. Ang kadalasang temperatura ay umaabot ng 29 degrees Celsius. At sa southern naman kapatid, ito ay nakakaranas ng mainit na panahon. At ang kadalasang temperatura ay umaabot ng 50 degrees Celsius, pataas pa. Pero ang normal na klima dito ay umaabot lang ng 40 hanggang 45 degrees Celsius. Pero isipin mo kaibigan, napakainit pa din ng ganyang temperatura. Number 4, Algeria. Ang North African country o ang Algeria ay isa sa may pinakamainit na bansa sa buong mundo. Marami kang makikitang disyerto dito. Dahil sa pagkatuyo ng lupa at pagkaunti ng tubig, ang mga pananim sa bansang ito ay nagkakandamatay na. Kapatid, alam mo bang taon-taon nila itong nararanasan? Ang pagkakaroon ng mataas na klima ng bansang ito ang nagiging problema ng lahat. Umaabot sa 50 hanggang 53 degrees Celsius ang temperatura dito. At ang pagkakaroon ng 53 degrees Celsius ay nai-record pa ng mga tao at naganap ito sa region ng Sala. Ang pagkakaroon ng pag-ulan dito ay napakadalang. Number 3, Iraq. Kapatid, alam natin na ang Iraq ay isa sa mga hindi safe na bansa dahil sa napakadaming gulo na nangyayari dito. Pero teka, alam mo bang hindi lang kilala ang Iraq dahil sa magulo? Kilala din ito dahil sa taglay na itong mataas na temperatura kung saan umaabot ito ng 54 degrees Celsius. Ibang iba ito sa mga pinakita kong bansa kanina. Ang 54 degrees Celsius ay napakainit na talaga. Hindi ito kagaya ng Iran na mayroon lamang 50 degrees Celsius. Bukod sa digmaan na nangyayari doon, isa rin ito sa pinakamalaking problema nila, ang pagkakaroon ng pinakamainit na panahon sa loob ng isang buong taon. Number 2, Saudi Arabia. Isa rin ito sa pinakamayamang bansa sa buong mundo, ang Saudi. Ang Monarchs of Saudi Arabia ay nagsagawa ng mga panlaban sa init para sa mga taong naniniraan sa kanila. Dito ay magiging komportable ka kahit gaano kainit sa labas. Pati na rin ang mga bus at train station ay naka-aircon din. Ang mainit na panahon doon ay nagagawa nila ng paraan. Alam mo bang ang temperatura doon ay umaabot ng 54 degrees Celsius, pataas pa. Number 1, Libya. Finally kapatid, nandito na tayo sa pinakamainit na bansa sa buong mundo, ang Libya. Ang temperatura sa Libya ay masasabi kong kakaiba kaysa sa mga pinakita kong bansa kanina. Sa sobrang init nga dito kapatid, ang mga taong naninirahan dito ay naapektuhan na. Nagkakaroon ng mga sakit sa balat, dehydrate at iba pa. Ito ay may record na pinakamataas sa temperatura sa buong mundo. Umabot ng 57.8 degrees Celsius. Ito ang pinakamainit na naitala sa buong mundo. Halos malusaw na ang gulong ng mga sasakyan dahil sa init. Naitala ang record na ito noong 1922. Marami ang mga taong nakikipaglaban sa init araw-araw sa Libya. Kapatid, nakita mo na ang 10 pinakamainit na bansa sa buong mundo. Pero bago tayo magtapos, shoutout muna sa mga taong ito.
So this is Win Whitey. Maraming maraming salamat, kaibigan.